Alright, good morning. Time check tayo. It's midnight already and I'm on my way home na rin. Nakakota na rin. So, okay na po yan. Today's vlog, mga writers, ay pag-usapan natin yung comment dun sa last na-upload ko sa pag-overhaul sa aking YTX125 and including also yung clutch lining na rin. Kung bakit nga ba ako nagpa-maintenance at bakit nagkakaroon ng maintenance issues. So, yun, papaliwanag ko lang sa inyo ang simpleng sagot ko kung bakit nangyari lahat ng yon at anong pinaka-cause kung bakit nangyari yan. On my explanation pala, I'm going to use my external mic to check the audio quality of my action cam again. So, pagpasensya ninyo na kung medyo merong aating. And yung parang nabibigla sa pagsagot. Right, so first time ko to. No, not my first time. Second time around, pero medyo mahaba kasi magpapaliwanag ako this time. Alright, mga riders, so stay tuned lang kayo dyan and stick around. Panoorin nyo po hanggang uli. Yung comments na yun, no? So, para at least maliwanagan kayo. So, para to sa mga lahat ng YTX rider owners and also sa mga nagbabalak na bumili ng motor na to, no? At least magkaroon kayo ng idea. Simple lang naman, eh. Sagutin ko lang kung reason ko bakit nagkakaroon ng maintenance issue. Bakit nagkaroon ng maintenance issue? Anong nangyari doon sa motor ko? Bakit nagkaganon? Ano bang naging parang dahilan niya? Yung cause nun, bakit nagpalit ako ng clutch lining? Well, simpleng sagot lang, mga ka-riders. Kasi, siyempre, patagal mo nang ginagamit. So, yun yung tinatawag na wear and tear. Diba? Sa tagal mong ipaggamit ng motor, eh talaga mapuputpud yan, maluluma. Tapos, pag naluma, siyempre, mapuputpud, gaya nga nasabi ko. So, hindi na siya tulad ng dati. So, yun yung magiging pinakadahilan nun. Kaya ako nagpalit kasi nagma-malfunction na siya. Ayaw nang mag-shift sa next gear. Nag-shift pero ibig sabihin, ang hirap na siya mag-shift sa next gear. Parang hirap na yung makina. So, yun po yung pinaka-main reason kung bakit ako nagpalit ng clutch lining. So, that is the third time na nagpalit ako. Kasi yung every 6 months kasi ako nagpapalit. So yung stock, yun yung pinakamatagal kasi may trabaho pa ako noon. Tapos, so part-time job ko lang dati sa as being a lalamove rider tapos borso, sabay yan eh. Tapos yun, nag-full-time ako last year sa Moveit. And yan, gamit na gamit talaga. Kaya obligadong palitan yung clutch lining. So, yun lang yung pinaka-main reason ko dun kung bakit nagkaroon ng maintenance issue yung motor ko. It's because sa katagalan na ng paggamit ko sa motor na to, araw-araw ba naman eh. Bibiyahe ka, di ba? Umaga, uuwi ka ng ganitong oras, eh, expect mo na talaga na magkakaroon ng abire. So, yun yung po yung pinaka-dahilan, mga ka-riders. At least, eh, magkaroon kayo na idea kung bakit. Same lang din yan sa mga gulong. Yung gulong, siyempre, maintenance issue yun. Pag nabutas, tumatagal naman yan eh. Mga ilang months din. Tapos, mapavulcanize mo. Then, once na mapavulcanize, and then, ayan, palit-tulit. Diba? Ganun lang naman eh. Ganun lang yung maintenance issue ng motor. Aside from that, yung mga cable, diba, yung yan, yung speedometer cable, clutch cable, tapos ano ba, brake lever cable, yan. Matagal ng taon yan. Right, so yun lang naman yung pinakasagot ko dun. Wala na akong ibasyadong paliwanag pa. Kaya at least, nasagot ko yung comment nyo kung ano ba yung pinaka-root cause. Kung bakit nagpalit ako ng clutch lining, nagkaroon ng maintenance issue. It's because matagal nang nagamit, 6 months na. Araw-araw, eh, ganun talaga. Right, so ayan mga ka-riders, at sana eh, may natutunan kayo kahit paano sa aking simpleng sagot dun sa comment na yan. Okay? At yan, dito na tayo sa bridge, malapit na sa Eastwood at malapit na rin sa bahay.
Alright mga co-riders. Alright, so in addition to that, hindi ko si masyadong napaliwanag yung sa pag-overhaul, no? So ang main reason doon kung bakit ko po yun pina-overhaul, kasi nga kumakain na po ng langis yung aking motor. Parang napaliwanag ko naman yun sa vlog ko na yun. Ayun, pero aminin ko na, ganun nga nangyari. Humihigop na siya ng langis. So, hindi na maganda yun. No? So, parang yung langis napupunta na sa tambutso. So, yun ang pinaka main cause, no? Nagtanong ako. At parang hindi naman nagtatagas. Parang nung nag-change ulo ako, wala halos lumabas. Meron man, konting-konti. So, syempre nakakabahala yung ganun, no? So, yun ang reason kung bakit pina-overhaul ko. At yun nga, yung piston ring, valve seal, yun na yung parang palitin na rin. No? Dahil sa katagalan na, almost 4 years. Kaya yun yung pinakadahilan mga riders. Kasi mararamdaman naman natin yan pag nagkakaroon na ng problema yung motor natin. Mapapansin natin yan. Kasi ako kahit pa paano, DIY din minsan. Mga basic things lang naman ang ginagawa ko. At least kahit pa paano, mape-prevent ko yung problema or yung any issues na ma-encounter ko. Tapos pag hindi ko kayang gawin at kailangan ng expertise ng mekaniko, tsaka ako dinadala. So yun po, no? Yun po yung reason. Nagpalit ako ng clutch lining and also bakit pina-overhaul ko. Alright, so gasos rebuild tayo. So sa pagpapa-overhaul ko, kumasos po ako ng 2,400 kasama na yung labor doon. Then palit clutch lining, it cost me like 1,320 kasama na rin yung labor doon. So you do the math mga riders, okay? Alright, so at dun sa dalawang nag-comment na si Aldrin Ray Daligdig at Omni Gaming. So maraming salamat sa inyo, shoutout din at na-call nyo yung attention ko. At sana inasagot ko yung inyong katanungan dun sa comment section na yun. Alright mga riders, at hanggang dito ko lang po tatapusin ang aking video. Ito po yung kauna-unahang video ko na nag-interact ako sa comment sa ating mga kaibigan. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. Alright mga co-riders, at Renzo Classic po. Palagi po ako nagpapaalala. Ride safe, stay safe, think safe, eat healthy, and be a defensive rider at all times. RK Ventures. Shukran.